MBH Online Accounting and Business Solutions, helping your business to soar. Magandang araw mga ka-MBH. Nandito na naman tayong muli para sa panibagong araw. And today, we will discuss the business taxation, especially the value-added tax. So let's get started. Business taxes are those imposed upon onerous transfers such as sale, barter, exchange, and importation. So ano nga ba kapag sinabi nating onerous transfers? Kapag sinabi nating onerous transfers, ito yung transfer na may kapalit. Tulad halimbawa ng sale. Bibigyan natin ng customer ng products, tapos bibigyan naman nila tayo ng cash. So yun yung tinatawag natin na onerous transfer. It is called as such because without a business pursued in the Philippines except importation by the taxpayer, business taxes cannot be applied. Kasi may business tax kapag nagbebenta tayo in the ordinary course of business except importation. Ibig sabihin, kahit anong dahilan pa yan, kahit personal use or ay subject ito sa business tax kung ito ay importation. Business taxes are in addition to income and other taxes paid unless specifically exempted. Ibig sabihin, bukod pa yung business tax sa income tax. Kapag nagbenta ka, syempre, di ba ang ultimate goal naman ng isang business is kumita. So, magkaroon ng income, yun yung goal ng business. So, kapag kumita tayo dun, meron tayong income tax. On the other hand naman, required tayong magbayad ng business tax kumita man tayo or hindi. Kasi ang business tax is imposed on tax on sale regardless of the outcome. So, ibig sabihin, kailangan nating magbayad ng business tax kumita man tayo or hindi kasi nagkaroon ng onerous transfer. Next is the exemption. Any business pursued by an individual where the aggregate gross sales or receipts do not exceed 10,000 during any 12-month period shall be considered principally for subsistence or livelihood and not in the ordinary course or of trade or business. Hence, not subject to business taxes. So yung binabanggit dito na isang individual na hindi umabot yung kanyang gross sales sa 100,000, ang tawag sa kanila ay mga marginal income earners. So sila yung mga business na hindi naman ganun kalaki yung income nila tulad ng iba. Halimbawa, yung mga sari-sari stores, yung mga taho vendor, or yung mga nagtitinda ng turon sa kalye. So, dahil hindi lumalampas sa 10 million yung gross sales nila, exempted sila sa business tax. Kasi ang tawag sa kanila, again, ay yung mga marginal income earners. So now, let us proceed with the types of business taxes. May apat na types ng business taxes. Una, value-added tax. Other percentage taxes or OPT, excise taxes, and documentary stamp tax or DST. So generally, kapag naman sinabi natin na subject to business tax, we are generally pertaining to value-added tax. Pero paano kapag exempt yung isang business sa VAT? So kapag exempt siya sa VAT, possible na subject siya sa other percentage tax. Kasi maraming mga exemptions na itatackle din naman natin later on para malaman natin kung subject ba sila sa VAT or hindi. Sa ngayon, dapat lang nating tandaan na hindi pwedeng magsabay yung dalawa. Alin yung dalawa? Yung value-added tax and other percentage taxes. So, ibig sabihin, imposible or hindi pwede na subject ka na sa VAT, subject ka pa sa OPT. Ibig sabihin, kailangan lang mamili ng isa doon sa dalawa kung saan kategory pasok yung business natin. So on the other hand naman sa excise taxes, so pwede nating tanungin kung kapag ba subject ka sa VAT, pwede ka rin maging subject sa excise tax. Ang sagot doon ay oo. Kasi for example, kapag nag-produce ka ng alcoholic beverages, 'di ba? Yung dahilan ng pag-produce mo magiging subject ka sa excise tax. And then the moment na ibinenta mo na yung mga alcoholic drinks na yon, yung mga alak, ibinenta mo na siya sa market, magiging subject ka naman ngayon sa VAT.
So, ibig sabihin, pwedeng magsabay yung excise tax and other percentage taxes or excise tax and value added tax. Next, dito naman tayo sa nature of VAT. The value added tax or VAT is tax on consumption levied on the sale, barter, exchange, or lease of goods, properties, and services in the Philippines and on importation of goods in the Philippines. So, unang nature ng VAT is indirect tax. It is an indirect tax that may be shifted or passed on the buyer, transferee, lessee of goods and properties or services. So, bakit natin nasabi na ang value-added tax or VAT ay indirect tax? Kasi, ang VAT ay pwedeng ipasa sa ating mga buyers. So, mapapansin natin kung kapag nakain tayo ng sa mga fast food, halimbawa, is may makikita tayo sa resibo na 12% VAT. So, ibig sabihin, indirect tax kasi although si fast food yung magbabayad ng VAT sa BIR, tayong mga customers yung nagsho-shoulder. Tayo yung nagsho-shoulder ng burden at sa atin ang gagaling yung pera na ibabayad ni fast food sa BIR. So, yun yung tinatawag natin na indirect tax. Pangalawa, value-added tax is VAT on consumption. It is ultimately a tax on consumption even though it is assessed on many levels of transactions on a basis of fixed percentage. So, ibig sabihin, yung VAT is yung consumer or yung end user ang mag-shoulder ng tax. Halimbawa, may isang wholesaler. So, ang gagawin ng wholesaler, dahil siya ay VAT registered, ipapasa niya yung VAT sa retailer. So, ang gagawin naman ng retailer, kapag ibinenta na niya yung mga products, ipapasa niya yung tax sa mga consumers. So, ibig sabihin, kung sino yung end user, siya yung mag-shoulder ng tax kasi ipinapasa lang siya nung retailer sa mga customers. Kasi tulad nga ng sinabi natin kanina, si seller ang magre-remit sa BIR ng VAT pero yung pera ay galing kay consumer. Next is the tax credit method. If at the end of a taxable quarter, the output taxes charged by a seller are equal to the input taxes passed on by the suppliers, no payment is required. It is when the output taxes exceed the input taxes that the excess has to be paid. So, ibig sabihin nito, halimbawa, nagbebenta ka ng milk tea. So, kapag nagbenta ka ng milk tea, magkakaroon ka ng output tax or output VAT. Yung output VAT is manggagaling sa sales mo. So, ito yung 12% ng sales since nagbebenta ka ng milk tea. So, ngayon naman, halimbawa is bumili ka ng mga ingredients para sa milk tea. So, yung mga purchases mo naman is yung 12% nun is yung tinatawag natin na input tax, yung mga purchases na ginagamit mo sa business mo. So, magkakaroon ka rin ng 12% na input tax na siyang ibabawas mo sa dapat mong bayaran sa BIR. So, ibig sabihin, kapag may output VAT ka na 20,000 at may input VAT ka na 15,000, is 5,000 na lang yung kailangan mong bayaran sa BIR. So, tinatawag natin ito na tax credit method kasi para makuha mo yung value-added tax payable, it is output tax minus input tax. Pero paano naman kapag mas mataas ang input VAT kaysa sa output VAT? So, mangyayari, wala ka pa rin babayaran sa BIR and at the same time, pwede mong i-carry over or ibawas sa mga susunod na quarter yung balance or yung excess ng input VAT over sa output VAT. So next, tatakal naman natin ang VAT registration. So may dalawang uri ng registration under the VAT system. Yung una is mandatory, yung pangalawa is the optional registration. So una, mandatory registration. Letter A, any person or entity who is in the course or trade or business where the aggregate amount of the actual gross sales or receipts
exceed 3 million as amended for the past 12 months or other than those that are exempt, or there are reasons to believe that the gross sales receipts for the 12 months will exceed 3 million. So sinasabi dito na kapag yung business mo is nag-exceed yung gross sales ng 3 million, required ka na mag-register sa VAT at para maging isang VAT taxpayer. Or kung hindi naman lumampas ng 3M pero may reason para paniwalaan natin na lalampas siya, halimbawa sa month ng August, 'di ba? Ibig sabihin, sa month ng August meron kang 2.5 million na sales. And then ibig sabihin, mataas yung chance na pagdating ng December is lalampas ka na do sa VAT threshold, which is 3 million. Ibig sabihin, there is a reason to believe that the gross sales for the next 12 months will exceed to 3 million. Therefore, magkakaroon na ng mandatory registration or required ka na na mag-register under the VAT system. Letter B, for radio and television broadcasting companies, sinasabi po dito na yung ating threshold is 10 million. So, ibig sabihin, required ka na mag-register sa VAT system kapag ang iyong gross sales ay lumampas na sa 10 million kapag ikaw ay under ng radio and television broadcasting companies. So, reiterate lang natin na ang VAT threshold para sa mga business ay 3 million. Pero kung ito yung general rule. Pero kung ikaw ay under ng radio or television broadcasting companies, ang threshold na gagamitin natin ay 10 million. So letter C, a person required to register at as VAT taxpayer but failed to register. So kapag required ka na mag-register sa VAT pero hindi mo ginawa, ano ang mangyayari? Siyempre, mayroong kaukulan na penalty yan. So, ang mangyayari kapag required kang mag-register pero hindi mo ginawa, liable ka pa rin sa output VAT pero hindi mo pwedeng ibawas yung input VAT sa payable mo. Kasi hindi ka nag-register, hindi mo pwedeng ipasa yung cost sa customers yung VAT. So, ibig sabihin, kapag hindi ka nag-register, magkakaroon ka pa rin ng output VAT, magbabayad ka pa rin ng VAT payable sa BIR, pero hindi ka pwedeng mag-claim, hindi mo pwedeng ibawas yung input VAT. Next is the optional registration. Any person who is VAT exempt or is not required to register for VAT may, in relation to, elect to be VAT registered by registering with the RDO that has jurisdiction over the head office of that person. So dito sa optional registration naman is sinasabi dito na hindi ka lumampas ng 3 million threshold na binanggit namin kanina. Ibig sabihin, hindi ka required na mag-register sa VAT. Pero ginusto mo na mag-register voluntarily. Hindi ka pinipilit, although hindi required, gusto mo lang na i-register yung business mo under the VAT system. So pwede naman yun. So yun nga lang, hindi mo pwedeng i-cancel yung registration mo sa loob ng 3 years. So kapag nakalampas ng 3 years tapos hindi ka pa rin lumalampas dun sa 3 million na threshold natin, dun ka pa lang pwedeng mag-cancel ng iyong registration. So letter B, para naman sa mga franchise grantees na hindi naman umaabot ng 10 million yung kanilang gross receipts or yung kanilang gross sales, pwede pa rin naman silang mag-register under the VAT system. Although hindi sila required kasi hindi sila umabot sa threshold, hindi umabot ng 10 million, pwede pa rin silang mag-register. Yun nga lang, hindi na nila pwedeng i-cancel yung registration because registration is irrevocable under the franchise grantees of radio and television broadcasting companies. So next is the persons availing the 8% flat rate of income tax. So individual taxpayers availing of the 8% flat rate of the income tax are likewise exempt from the payment
of the 12% VAT under the Section 236H of the Tax Code as amended are not allowed to avail the optional VAT registration. However, note that if a taxpayer who initially availed the 8% flat rate but those sales during the year exceeded 3 million shall be liable for 12% VAT prospectively. So, ibig sabihin, sinasabi dito na yung mga taxpayers na nag-avail ng 8% flat rate is exempt sila sa VAT. However, kapag dumating na yung month or yung araw na lumampas na sila sa 3 million threshold yung sales nila, is magiging required na sila na mag-register under the VAT system. So, dito, sa next slide is meron tayong illustration. So, dito sa illustration natin, Mr. Buenaventura signified his intention to be taxed at 8% in his first quarter income tax. For the first three quarters, his sales amounted to only 2,250,000. So, sabi dito, sa unang three quarters ng taon is hindi pa lumalampas ng 3 million threshold yung sales ni Mr. Buenaventura. However, his sales for the month of October, November, and December were all 1 million each. In this case, Mr. Buenaventura exceeded the 3 million threshold during the month of October. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng sales no October na 1 million na naging dahilan para mag-exceed na sa 3 million threshold yung kanyang sales. So, ang mangyayari, number 1, magiging subject na siya sa 12% beginning November. Since lumampas siya nung month ng October, so yung next month niya is the November, so beginning November is magiging liable na siya sa 12% VAT. Number 2, he is required to update his registration from non-VAT to VAT registered. So ibig sabihin, dahil lumampas na siya sa threshold, required na siya na magkaroon ng mandatory registration under the VAT system, and a deadline ng kanyang registration is November 30 kasi meron lamang siyang 30 days para mag-register. Next is the basis of determining mandatory registrability of VAT. So the basis shall be comprised only of those sales which are not considered exempt under Section A and 2BB. Thus, any such sales falling into within exemptions are excluded from the gross sales for purposes of determining if the taxpayer is required to be registered for VAT. So meron tayo ditong example. So ano nga ba yung basihan natin para malaman natin kung mandatory na ba magre-register yung isang business? So ang computation ng sales dito is para malaman natin kung dapat na ba siyang mag-register sa VAT or hindi, is halimbawa, meron ka dito na 4.5 million na sales. So dito, yung 4.5 is yung 2 million is galing sa sales of fresh fruits, and then yung 2.5 million na sales ay galing sa fruit jams. So kung iisipin natin, di ba, 4.5 million, lampas na siya sa 3 million na threshold. However, sinasabi dito na yung 2 million na sales from fresh fruits is exempt sales. Is siya ay VAT exempt or hindi siya VATable. So ang isasama lang natin sa computation whether para malaman natin kung required na siyang mag-register sa VAT or hindi is yung VATable sales lamang. So alin nga ba dito yung mga VATable sales? Ito lamang yung sales under the fruit jams or yung 2.5 million pesos. So yung 2.5 is hindi siya lumampas sa threshold, so hindi pa siya required. Si XXX company ay hindi pa siya required na mag-register under the VAT system. Kasi again, hindi natin isasama yung 2 million na sales kasi ito ay VAT exempt. Next naman is the power of the commissioner to suspend business operation. The commissioner of the Internal Revenue or his authorized representative may order suspension or closure of business establishment for a period of not less than 5 days for any of the following violations. Una, failure to issue receipts or invoices. So kapag hindi nag-i-issue yung business ng mga resibo or invoices, kasi syempre makikita din natin doon yung mga yung VAT na ini-impose nila sa atin bilang buyer. So, kapag hindi nila nagawa yun, maaari silang masuspend.
Pangalawa, failure to file VAT return. So, kailangan nilang mag-file ng VAT return sa BIR. Pangatlo, understatement of taxable sales or receipts by 30% or more of the correct taxable sales or receipts for the taxable quarter. So, kapag minamanipulate nila yung transactions para mapababa yung taxable sales nila sa ilegal na paraan, is pwede din silang masuspend yung kanilang business operations. Pang-apat, failure of any person to register as required under the law. So, ilan lamang ito sa mga power ng commissioner kaya kailangan nating sumunod sa ating tax code. Next is the imposition of VAT. Sino nga ba yung mga person na liable para magbayad ng VAT sa BIR? So, number one, any person who is in the course of trade or business, sells, barters or exchange goods or properties, or yung seller. Pangalawa is yung lessor. Pangatlo is yung service provider. So, as the general rule, seller is the liable to pay the VAT or the value-added tax. So, although the burden is passed to the customer, kasi nga ipinapasa sa yung VAT sa customer, kasi yung pera na ibabayad sa BIR ay manggagaling sa kanila, still, yung liability is on the seller, the lessor, or the service provider. Yung burden lang is nasa buyer, pero yung liability ay nasa seller pa rin. Pangalawa is the import goods, the importer. The importer is the person liable to pay the VAT. So, iisipin natin, sino ba yung importer? Diba siya yung buyer? Diba siya yung bumili ng goods galing sa abroad? Pero kasi, yung seller na galing sa abroad is hindi nasakop ng territory natin. Kaya si importer yung mag-shoulder ng VAT. Next, ano nga ba yung meaning na in the course of trade or business? In the course of trade or business means regular conduct or pursuit of the commercial or economic activity. So, ibig sabihin nito, is ito yung mga normal mong ginagawa sa business mo. Halimbawa, barbershop. Ang ordinary course of business ng isang barbershop ay magkupit, mag-provide ng service, magkupit ng mga customers, at ginagawa nila yon on a regular basis or araw-araw. Or halimbawa naman, isang barbershop owner is ibinenta niya yung lupa dun sa may barbershop niya. So, hindi yun ordinary course of business kasi hindi naman araw-araw nagbebenta ka ng lupa. Diba? Hindi naman yun regular or normal do sa business activity mo ang magbenta ng lupa kasi ikaw ay isang barbershop at ang ginagawa mo is mag-provide ng service sa mga customers mo. Pero halimbawa, kung real estate ka naman tapos nagbebenta ka ng lupa, diba? Masasabi natin na yun ay ordinary course of business kasi ginagawa mo yun on a regular basis. Isa kang real estate agent at ang trabaho mo talaga ay magbenta. Ibig sabihin, yun ang regular or yun yung ordinary course of business mo. Next, it is yung sa ordinary course of business, it includes the transactions incidental thereto or by the person regardless of whether or not person engaged therein is a non-stock, non-profit, private organization irrespective of the disposition of its net income and whether or not it sells exclusively to members or their guests or government entity. So, yung incidental transactions are subject to VAT. So, balik tayo sa example natin kanina, which is the barbershop. Siyempre, kapag meron kang barbershop, meron kang ginagamit na chair o yung inuupuan ng mga customers mo, nagugupitan mo. Diba? Para ito ay ginagamit mo para magawa mo yung service mo. So, paano kung naisipan mo siyang ibenta? Bebenta mo yung upuan kasi hindi na nagagamit or gusto mo nang bumili ng bago. So, masasabi natin na yun ay incidental transaction. Kasi masasabi natin na parte pa rin siya ng negosyo kasi involved yung chair sa pag-provide mo ng service. Kung babalikan natin yung example kanina, pwede nating isipin na bakit siya ordinary course, hindi naman tayo nagtitida ng chair araw-araw.
So, ang explanation dito is incidental transaction siya or kailangan siya para makapag-provide tayo ng service araw-araw. So, masasabi natin na incidental siya doon sa business and therefore, subject pa rin siya sa business tax. Non-resident persons who perform services in the Philippines are deemed to be making sales in the course of trade or business. So, ibig sabihin, kapag nag-render ng service ay yung non-resident person, it doesn't matter kung ordinary course or hindi. Kasi under tax code, liable sila for business tax. And lastly, main business must be batable to consider transactions incidental thereto batable as well. So para maging subject to VAT in continuation lang sa kanina, para maging subject to VAT yung incidental transactions, so dapat yung main business natin ay subject din sa VAT. So ibig sabihin kapag yung main business is exempt sa VAT, yung incidental transaction ay exempt din. So dito, ang makikita natin yung pagkakaiba ng exempt transaction sa zero rated transactions. Kasi 'di ba, kapag exempt ka or zero rated, wala kang babayaran na VAT. Pareho siyang zero. Pero ano nga ba yung pinagkaiba? Pinagkaiba ng exempt and zero rated. Kasi pag exempt is wala ka talagang babayaran na VAT and hindi ka batable, hindi ka liable for VAT. Kapag naman zero rated, ibig sabihin subject ka pa rin sa VAT, yun nga lang 0%. So ibig sabihin kapag VAT exempt ka, hindi ka liable sa VAT, samantalang kapag zero rated ka naman is subject ka sa VAT. So yun nga lang, parehas silang 0 kasi although subject ka sa VAT, sa zero rated it is 0%. So ibig sabihin kapag zero rated yung main business mo, yung incidental transactions mo ay batable kasi 0% but is still subject to VAT. And that's it for the first part of taxation video. I hope you enjoy learning and see you on our next video. Thank you.